Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, then dito naman kay Kapelan Cora Bertumen. May tanong lang po ako. May nangumpisal sa pare kasal sa Huwes, hindi sa simbahan. Sinabi niya lahat kasalanan niya, gusto niya mangumunyon. Di pwede, sinabi niya sa pare, 6 years na sila walang balita sa kanyang asawa. Di niya alam kung buhay ba o patay na. Pinayagan ng pare mangumunyon. Meron ba kasalanan pare o pananagutan sa ginawa niya? Salamat po. Brother Angel? Ang hiwalay naman daw sila, no? Tama? Meron ang umpisa sa pare na kasal sa Huwes, hindi sa simbahan. Pero gusto ng naturang tao na mangumunyon. At sinabi niya sa pare, 6 years na siyang hiwalay sa kanyang asawa, ni wala man siyang balita kung buhay pa ba o patay na. Tapos pinayagan siya ng pare na mangumunyon. Ang tanong niya, meron bang kasalanan ng pare doon o pananagutan sa ginawa niya? Salamat po. Ayan, base doon sa sinabi naman niya, 6 years na silang hiwalay, sabi niya. So, yung sinasabi mo, sisters, ikaw nakikinig sa ngayon, kasi yung sinasabi mo naman, 6 years ka na pong hiwalay, kaya pinayagan ka. So, kung 6 years, no? And at the same time, tandaan po natin na, uulitin natin yon. Hindi lang naman yun ang naging kasalanan mo na inaikumpisal mo, dapat lahat. Ano ba yung mga kasalanan natin, no? Yung mga pride, deadly sin, capital sin, alam natin. Yung mga pride, lust, no? Kahalayan, pride, avarice, kasakiman, ang dami yan, gluttony, katakawan, yung may galit ka sa puso. Hindi lang naman yung mga fornication, ang dami pa. So mayroon pa nga yung katamaran mong magdasal dati, magsimba, that's another grave sin. So isama mo lahat yun kapatid, pati nga yung nangyaring hindi kayo kasal, that's your public sinners, that's another mortal sin, kasi fornication yun, hindi church wedding yun. So ikumpisal mo yun, plus idagdag mo yung iba, kasi baka akala natin yun lang naging kasalanan natin, pwede na mag-communion, no. Malawak po ang turo ng simbahan tungkol sa kasalanan, which is yun ang wala sa ibang mga community group or even charismatic natin. Ako, charismatic ako dati. Hindi natin naririnig yan, yung mga sacrilege, sin of simony, fornication, sin of scandal, contraception. Hindi natin naririnig yan. So, marami pang mga bagay na dapat mo pong pag-aralan pa na ikumpisal mo para mag-communion ka. Pero, dun sa exact word, punto mo dun sa hindi kayo kasal dahil hiwalay naman kayo, as long as wala kang kalitin, kagaya na nagtanong po kanina, as long as wala kang kalitin, okay na, kaya pinayagan ka eh, dahil nga hiwalay na kayo eh. Walang fornication nangyari, walang kahalayan, yun nga, di ba pang mga mortal sin, okay na po yan. Hindi, walang problema po dun sa pare, dahil sinabi mo nga, hiwalay naman kayo na ngayon, hindi naman kayo nagsasama eh. Yun po yung sagot, kapatid. At may tanong dito si Upper Boy Mix TV. Sabi niya, ang kaibigan ko bro Jun Ray, bago lang labas galing hospital, naoperahan sa ulo. Sabi ng asawa, bago siya na hospital, nagpasubay daw siya sa mananambal. 200,000 gasto nila. Confess ba nila yun mag-asawa?
dapat kapatid, no? Dahil palagi na natin yung itinuturo dito na lahat po ng paglapit sa mga ganyan, espiritista, albularyo, ano pa bang uri dyan, ano mang tawag sa kanila, ay pinagbabawal yun ng Diyos, no? Basahin natin uli, no? 18:10-12. Dahil kinasuklaman niya ng Diyos, kapatid, no? Kailangan talaga nilang i-confess yan. Sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, no? Huwag kayong manguhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasukam-suklam ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya itataboy ang nakatira sa lupaing pupuntahan niyo. Basahin natin sa isa pang version ng ang Biblia. Ang mas maganda to eh, no? Balikan natin na, huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang nagsusunog ng apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manguhula o mga manggagaway o inkantador o mangukulam o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa lamangkero o sumasangguni, ayan o, no? O sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon at dahil sa mga karumaldumal na gawaing ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. So, napakalinaw niya na yung mga ganyang gawain ay ayaw talaga ng Diyos yan at pati ang simbahan, no, nagbabala na all kinds of mga ganyan is satanic, no? All kinds of occultism is satanism. So ang kapangyarihan na hiningi nila ay kapangyarihan galing kay Satanas. So kinakailangan nilang i-confessal yan kasi kung hindi ay baka pati pa yung mga anak nila up to 4th generation yan madadama yan, no? Exodo 20:5-6 pati yung mga henerasyon dahil sa ginawa ng mga magulang madadama yon. So kinakailangan talaga i-confessal yun, no? Upper Boy Mix TV at much better gawin nila yung cares, no? At turuan mo sila paano mag-cares. Yun lang, Bro Jando, at bigay na natin kay kapatid natin na nagtanong sa Zoom. Bro Wendell, wala pa? Wala pa si Bro Wendell. And then sabi to ni Art Sevilla, ano po ba ang sinasabing Gregorian Mass? Ang alam ko may Latin Mass, meron din sa Pinas niyan. Father Angel, ano daw yung Gregorian Mass? Gregorian Mass? Well, ano yun natin yung Gregorian Mass? Kasi... Saksi, ano yun bro dyan do? Pag nagpag-Gregorian Mass po kayo, ano yun? 30 days successive. Para yun sa mga patay. For the ano, departed one. Yung mga... Ang Gregorian Mass po is like a special intention yun. Halimbawa, mayroon kang special intention sa namayapa mong mahal sa buhay, kapatid. So, magpamisa ka Gregorian Mass, 30 days po yun, dire-diretso, kapatid. Para sa kaluluwa ng mahal mo sa buhay, kapatid. Ay, hello po. Good evening po ulit. Nabanggit kasi yung sa misa. May experience lang ako kasi regarding sa celebration ng Eucharist kasi nakakaano kasi yung mga late comers na mga ano natin, mga parishioners. Bro Angel, sa CCC ba valid ba pag umattend ka ng mass kalagitnaan na or hindi mo na pa umpisahan? Actually, si nurse ko yan eh. Sa Catholic Answers kasi naandun lahat yung mga magagaling na theologians, mga parian, Mr. Bishop. So, si nurse ko yan eh. Hanggang kailan ba magiging valid yung pagtanggap, no? So, actually, ang sabi sa Catholic Answers niya, no? Wala yung specific sa ano, yung late o ano kasi siyempre depende sa oras yan. So, sabi ng Catholic Answers dyan, depende sa situation. If the situation is halimbawa yung na-traffic talaga siya, yung hindi mo ba sinasadya, no intention na malate ka, okay? So, pakinggan po natin lahat 'to, marami nagtatanong yan sa ganyan, no? Ngayon lang naiulit yan.
exact answer po ng simbahan diyan sa Catholic answer, sinasabi po niyan how late talaga na you cannot receive the communion. So, tandaan po natin, yung pag-receive ng communion, actually, ginagawa yan kahit yung mga hindi nagsimba. Kung naalala nyo, nung COVID-19, di ba, may mga pare no, sa labas magmimisa, tapos nagpapakommunion sa mga bahay, hindi nagsimba yun. So, ang pagkukommunion, hindi naman exactly na talagang galing ka sa simbahan as long as you're in the state of grace. Yung naman, di ba, may biyatikum tayo, mga nagbibiyatikum ka ba, bro, champ? Hindi pa. Hindi yung mga nagsisimba pero sinusubuan natin. So, make it clear lang po sa mga tao, hindi naman porkit ano, hindi ka pwede magsubo. No, pwede naman po. No, wala siyang ano na exact na dapat magsimba. No? Ngayon, dun naman, holiday of obligation or Sunday's obligation natin, depende po yan. No, halimbawa hindi mo intention na late ka lang, no? Hindi iba yung sitwasyon na talagang ano mo. Na ano ko nga tuloy dito yung dito may magkakamag-anak, darating sila nung oras na tapos sa harap pa mag-aano, sa harap pa uupo. Tapos may mga bata pa, late lagi. So, nakaka-distract na yun sa ano. Sabi ng simbahan naman, kapag walang intention na malate naman, excuse yun. You still fulfill your obligation, sabi nga. But, yung lagi, no? Intention na, medyo delikado na yun. Kakasala ka yun. Ngayon, how late? No? So, tinanong ko sa ano yan, Catholic answers, how late I can receive? Like, for example, after a homily or gano'n. Wala naman sinasabi kung talagang hindi mo intention na late ka, kahit after homily pa. Kahit after ng homily, after ng ano, you still can receive as long as you're in the state of grace, kapatid. Wala siyang, baka sabi ng iba, di ba, ayoko mag-ano kasi na-late ako, no. Sinners, kung mabuti yan talaga, kompleto yan. Ang sabi ng simbahan dyan, lalo na kung hindi mo naman intention, how late pwede ka mag-receive. And if there is na mass, di ba may mass pa afterwards, after the following mass, may another mass, pwede ka mag-ano doon para sa mga ebanghelyo naman. Para sa mga ano, pwede ka magsimba uli na the second ano. And then can you receive the ano kahit hindi ka na mag-receive noon. So how late, wala pong ano as long as you're in the state of grace and as long as hindi mo intention na malate. Wala pong problema 'yon. You can receive communion, kapatid. Okay, kasi nung ano ko din yung kapatid ko din kasi minsan nalilate nga. So merong isang missionary na nagsabi sa akin parang proctoring 'yon ata sa college. Nakikita ko sa may manawag ba yun eh. Late ka na dumating, sabi niya. Dapat ano, paumpisahan mo tapos patapusin mo yung misa. So, yes. That time na pag-isip ko, okay. So, pag every time na nag-umpisa na yung misa, maghihintay pa kami siguro mga 30 minutes tapos pauumpisahan pa namin bago kami mag-celebrate ng ano, maki-join sa celebration ng Eucharist. Dati kasi ang ginagawa namin, pagdating namin late, tapos receive ng Holy Eucharist, Holy Communion, and then tapusin yung Mass, and then the next 30 minutes, magjo-join ulit kami, and then, pero hindi na kayo magre-receive, and then aalis na. Yes. Parang pakikinggan lang namin yung readings and gospel. Yes, pwede yung kapatid. Basta't nasa state of grace po tayo, ha. Wala namang late, lalo na yung mga naku, bro, siyempre sa traffic, no? Kaya, naku, yung bata kasi ganit, nagka-problema yung bata o yung sasakyan. Can you receive? No, nag-aalala iba. No, you can receive as long as the yung intention mo naman is there. Pero, unfortunately, hindi mo lang nagawa, no? Pero yung intention na lagi late, medyo delikado na yon, no? Pwedeng sa sinopslot na yon, katamaran na yon, no? Gusto mo lagi doon sa late lang, no? So, sinopslot yon, S-L-O-T-H, katamaran na yon, no? But, no, ang talagang ano dyan, of course, walang higit doon sa umpisahan mo. Magkaroon tayo ng penitential act, no? Yung pag-amin sa kasalanan, kasi pati vinyol doon. But
Muli, kung nasa state of grace kayo, malate kayo sa misa, lahat ng nakikinig ngayon sa buong mundo, wala pong problema, you still can receive as long as you're in the state of grace, kapatid. Yan lang naman po, Brother Angel. Narinig ko kasi misa regarding sa misa. So, sige. Sige po. Okay na ba yun, Bro Cham? Apo, okay na po yun. Salamat ng marami po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Okay. Bro Yando.